pinasarap at pinatamis ng Yema ang fave nating Biko. Ang isang araw sikreto nila ay syempre sila po mismo ang gumagawa ng kanilang Biko, ng kanilang Yema sauce at latik, mga kapuso. Kaya siguradong winner ang lasa nito. At dahil lang tamis at lagkit ng Biko ay may kakaibang twist na pinadoble ang sarap, sigurado din po na doble ang kita. Yan ang ibida ko this morning dito sa Paranaque City. At ang gumagawa niyan ay walang iba kundi si John Paul Ponzalan na may-ari po ng homemade business na ito. Good morning, John Paul. Good morning po, Ma'am Love. Ayan, John Paul, eto na. Kung gagawing business ito ng ating mga kababayan, magkano ang puhunan? Ilan ang magagawa mo? At magkano ang kikitain mo at magkano mo ibibenta? Sa puhunan po na 1,000 pesos po, makakagawa po tayo ng 15 small po. Okay. Then, mabibenta po natin to sa halagang 140 po each po. Wow. Ang kikitain po natin doon is 1,100 pesos po. Ay naku, talaga naman, kitang-kita ang kita. Kailangan nating malaman paano mo na ito ginagawa. Magsasaing po tayo ng malagkit na bigas po. Okay. Then, tayo lang natin siya maluto po. Mm-hmm. Then, gawa na po tayo ng Biko po. Nagyan natin Biko mixture po. Okay. Nagyan natin po dito yung gata po, kakang gata po. Oo, yan yung unang piga. Opo, unang okay, piga. And then? Then, tayo lang natin siya medyo kumulo po. Uh-huh. After nun, lagyan natin siya na po ng sugar po. Sugar, okay. Brown sugar po. Sunod po natin, eto po, ube. Yung flavor. Ube flavor po. Yeah, yan, yung po. Flavor. Yan po yung nagbibigay ng sarap po. Ng aroma po. Ng ube. Okay, yes, and po. Then? Then, tayo lang natin siya kumulo. Mm-hmm. Pag medyo lumapot na siya, eto na po yung malagkit natin. Nasaing. Nasaing malagkit. Po. Ito ayan. Na po yan, ma'am. May finished product po tayo. Okay. Then, ilagay lang naku! Po natin siya. Continuous lang po ng halo po. Paano mo malalaman na pwede na ang Biko? Pag hindi na po dumidikit sa pan po. Yan, ganda. Yan po. Ganda, ganda, ganda. So, after nung ating ube, nung ating Biko, yes, ang susunod mong gagawin dyan, Paul, ay ano? Ito po, yung Yema sauce natin okay. Po. Okay, sige. Paano ang paggawa for mo? For Yema sauce po, eto po, egg yolk po. Hiniwalay mo na yung egg yolk. Opo, okay. Hiniwalay na yung egg white po. Okay. Then, ito po, evaporated milk po. Ang sarap. Naku, ang krema niyan. Yes po. Ang krema. Then, condensed milk po. Ay, Diyos, may ganun pa. Yan po. Wow! Cornstarch po. Cornstarch. Opo. And then? Then, vanilla extract po. Vanilla extract. Opo. And then, ang susunod then, ay? Then, paghaluwaluin lang po natin siya hanggang... Okay, tapos? Then, sunod po natin, talang po natin. Opo. Salain lang po natin para mawala po yung buo-buo po na itlog. Kaya magiging smooth yung yes, ma'am. Yema. Then, ito po, continuous lang po ng halo sa mahinang apoy po. Ano naman? Halo po ng halo. Sige ma, around 20 minutes po. So, John Paul, naluto na natin lahat, yung ating Biko at yung ating Yema. Ang next ay? Ito po, yung Biko natin po, ilalagay natin sa aluminum tray. Okay. Then, after nun po, lalagyan na po natin siya ng Yema sauce po. Ayan, ako naman. Pagkatapos niyan, nalagay na natin, ang next mong gagawin ay? Ilalagay na po natin siya sa oven, ma'am, mm-hmm. Para medyo mag-brown po siya yung gaano yema natin. Gaano katagal ang browning ng ating yema? Mga 15 to 20 minutes po. Pero depende po sa... Sa laki? Opo, sa laki. Ayan. Pag napabrown na natin, ano ang next mong ilalagay? Yan po, bubudbura na po natin ang latik po. So, at sila rin po ang gumagawa ng kanilang sariling latik. Naku talaga, lahat na lang kinuha nila. Ayan na siya! Naku naman! Tikman na natin ang kanilang Ube Biko de Yema. Ay, naku! Parang saya. Ang saya nga! Ang sarap! Hindi sobrang tamis, John yes, Paul. Yes, ma'am. Sakto lang po. Diba? Bukod dito, meron pa ba kayong ibang flavor na ginagawa? Meron po, ma'am. Mm-hmm. Buko pandan po. Buko mm-hmm. pandan de Yema po. Okay. Shelf life naman dyan, Paul. Gano'ng katagal ang shelf life niya? Pag nasa rep po, 2 to 3 days okay. po. Then pag sa room temp lang po, whole day po siya. John Paul, maraming salamat sa mga tip mo tungkol sa negosyo. At syempre pa, mga kapuso, laging tumulong.
maging una ka. Saan nga ba dyan po kundi sa Unang